Good afternoon once again. Welcome to my vlog. Kung di pa nakapag-subscribe sa channel ko, i-click lang ang button sa baba ang subscribe para mas marami ka pang malaman o matutunan dito sa aking vlog ukol sa ASP9, Edukasyon sa Pagpagkatao sa mga mag-aaral ng grade 9 o junior high school. So dito na tayo sa module 3, Depo ng Pang-ekonomiya. Ano ba ang inasahan mong maipamalas rito? Ano ba ang lipunang pang-ekonomiya? Kung minsan dumarating sa magkakapatid ang tanong, sino ba ang paborito ni nanay o paborito ni tatay? May halong inggit kung minsan ang pagpapabor ni nanay kay ate o ang pagiging mas maluwag ni tatay kay kuya. Naghihinakit naman si ate dahil sa tingin niya mas malapit ang kanilang bunso sa kanilang mga magulang. No, kung oo ang naramdaman mo na maingit ka o naingit ka, ano ang mga naiisip mo? Ano ang ginagawa mo rito? Sadyang magkaiba ang mga tao. May magagaling sa math, may magaling sa paghawak ng pera, may mahusay sa pagdrawing, may magaganda at makikisig kahit hindi sila nag-exercise, at mayroon din tabain kahit na nagda-diet sila, mataba pa rin. So dahil sa pagkaiba-ibang ito, maiwasan ang paghambing sa isa't isa, nagkaroon ng inggitan, nagkaroon na naman ang pakiramdam na maging mas angat. Natural ang ganitong pakiramdam, subalit bago lumalim ang pakiramdam at tumungo sa sama ng loob, marahil magandang balikan ang karanasan at tingnang mabuti ang nagkulang ba ang pagmamahal ng mga magulang o sadyang naghahangad lang tayo ng higit pa. Ang karanasan sa pag-ibig ng mga magulang ay isang ekonomiya na hindi malayo sa ekonomiya ng ating lipunan. So ang lipunang pang-ekonomiya, ayon kay Max Keller, isang pilosopo. So nag-debate sila. Sa mga pilosopo ang tanong ukol sa pagkapantay-pantay. Sa isang panig, may nagsasabing pantay-pantay ang lahat dahil likha tayo ng Diyos. Dahil tayo ay isa, dahil kung tingnan ang tao sa kanyang hubad na anyo, katulad lamang din siya ng iba. Sa kabilang panig, may nagsabi na lamang, mas lamang o hindi pantay-pantay ang tao. May mga taong mananatiling na sa itaas. May mga tao rin mananatili rin sa ibaba. May mga taong yayaman at patuloy na yayaman. At may mga taong mahirap at mananatili na sa kanilang kahirapan. Dahil sadyang ganito raw ang kayusan ng mundo. Isa sa mga gitnang posisyon ay ang posisyon ng pilosopong si Max Keller. Para kay Keller, bahagi na pagiging tao ang pagkaroon ng magkakaibang lakas at kahinaan. Nasa hulma raw ng katawan, ang kakayahan natin maging isang sino. Ang taong matangkad ay sadyang may pamunguna sa basketball kaysa maliit. Ang babae ay mas taglay niya ang karisma o pamanghalina kaysa sa lalaki. May timbre ng boses ang inhanap upang maging tagapagbalita sa radyo. May linaw ng mata ang hinihingi sa pagiging isang piloto. Idagdag pa rito ang isang aspekto ng kasinuhan ng tao, ang kanyang kinagisnan ng pagpapalaki sa kanya, ang mga koneksyon ng pamilya, ang kanyang lahi, relihiyon, at iba pa. Ang lahat na ito ay naglatag na maabot ng tao. Ngunit, sinasabi ni Skiller na dahil rin sa pagkapantay-pantay na ito, kailangang isikapin ang pagkapantay-pantay sa pamagitan ng pagbabahagi ng yaman ng bayan. Hindi dahil maliit ang manlalaro ng basketball, hindi na rin kailanman magiging mahusay at masaya sa kanyang paglaro. Hindi niya maabot ang naabot matangkad, ngunit mayroon siyang magagawa sa bukod-tangi niyang paraan na magpapaiba sa kanya sa matangkad. Kailangan lamang niya ang tiwala o self-confidence at pagkakataon. Malabo? Gamitin nating halimbawa ang sitwasyon sa klase. Maaring si Elmer ang pinakamagaling sa math. Ngunit hindi ito ibig sabihin na si Elmer na lamang ang tuturuan ng guro sa math. Pagsikapan pa rin ng guro na ituro ang mga tuntunin sa math sa kapwa mabilis matuto at sa mga mag-aaral na kailangan ng iba yung pag-akay. Subalit upang higit pang mapaunlad ang husay ni Elmer, maaring bigyan siya ng dagdag na mga gawain sa math problems sa kanyang pag-aralan. Tugma ito sa tinatawag ni Santo Tomas de Aquino o St. Thomas de Aquinas na prinsipyo ng proportio, ang angkop na pagkakaloob ng naayon sa pangailangan ng tao. Sa madaling salita, hindi man pantay-pantay ang mga tao, may angkop para sa kanila.
O meaning, mayroong nababagay para sa iyong talent, sa iyong galing. Kailangang maging patas ayon sa kakayahan, ayon sa pangailangan. Kung mayroon man tayong sandaang tinapay na dapat ipamigay sa sandaang tao, ano ang pinakamabisang paraan ng pagbabahagi nito? Bibigyan ba ng ang lahat ng tig-isang tinapay o ibigyan ang mga tao ng ayon sa kanilang hinihingi? Baka may ibang busog pa o kaya naman ay mahirap, mahinang kumain. Baka may ibang may sakit o mas gutom. Hindi ba't pinakamabisa at mas hinop na paraan ang pamamahagi ng tinapay ayon sa huling batayan? O kung sino lang ang gutom, no, yun ang bibigyan ng tinapay. Alangan bigyan mo ang busog. So, ang pag-aari dapat angkop sa layunin ng tao. Marahil magpipilit ang iba at sasabihin bakit hindi na lang ibigay ang tinapay sa lahat at bahala na ang mga nakatanggap na ipamigay o ibahagi sa iba ang sobra sa kanila. Maganda ang hangarin ng ganitong pag-iisip. Umaasa ito sa kabutihang loob ng taglay ng bawat isa. Naniniwala ito sa kakayahan ng tao na gumawa ng matinong pagpapasya para sa kanyang sarili. At para sa iba, ngunit may sinasabi na ito ukol sa pagtingin ng tao sa tinapay mula sa halimbawa sa taas. O sa anumang yaman na ibabahagi sa mga tao sa mas kalakihang pagtingin. Una, tila itinatali ng tao ang kanyang sarili sa bagay. Ibig sabihin, kung hindi ni siya makakuha ng bagay, bumababa ang kanyang halaga bilang tao. Kung hayaan niya ang mga iba lamang ang mabibigyan ng tinapay para siyang napagpapalaman o para siyang binitawan ang tinapay ng karapatan naman niya talaga. Pakiramdam niya ay nagpapaapi siya. Mali ang ganitong pananaw. Hindi sa tinapay nagkakaroon ng halaga ang tao. Una ang halaga ng tao bago ang tinapay. May tinapay man o wala, may halaga ang tao. Mayaman man ang tao o wala, may halaga ang tao. Siya ay bubusugin, palakasin at pahiginhawain. May pangibabaw siya sa tinapay, hindi ang tinapay sa kanya. Ang kunin pa niya ang tinapay ay pagsayang na lamang sa tinapay. Ang pagpilit naman niya ang kainin ang tinapay para masabi lamang na hindi masayang tinapay, isang pagsira naman siya sa kanyang sarili. Ibig sabihin, busog ka na nga. Kain ka pa ng kain. So, yan ay kadaluan o sobrang takaw. Maari pa itong dahilan ng kanyang pagkasakit. Maling-mali ito. Yung sobrang takaw, no? O mamaya, madunlan ka o mabulunan, mamatay ka. Kaya nga masama yung sobrang takaw. So, pangalawa, kailangan yatang balikan ang dahilan ng paggawa at pag-aari, ownership. Bakit nga ba ako nagtatrabaho at nagmamay-ari ng mga bagay? Nagtatrabaho ba si tatay para ipagmayabang niya sa kanyang kapitbahay ang kanyang pera? Bumibili ba si nanay ng gamit sa bahay para ibandera sa iba ang kanilang mga bagong appliances? Gumagawa at nagmamay-ari ang tao hindi upang makipagyabangan sa iba, ibagsak o pahiyain ang iba, o makipagkompetisyon sa iba. Gumagawa siya dahil nais niyang ipamalas ang kanyang sariling galing. Nagtatrabaho siya upang maging produktibo sa kanilang sarili. Napakaganda ng salitang Filipino para sa trabaho. Ang tawag natin dito ay hanap buhay. Ang hinahanap na gumagawa ay ang kanyang buhay. Kaya nga, hanap buhay. No. Hindi siya nagpapagod lamang para sa pera, kundi para ito sa buhay na hinahanap niya. Ang kanyang pag-aari ay hindi lamang patunay ng kanyang pagpapagal. Ito rin ay ang mga gamit niya upang matulungan siyang maghanap ng kanyang buhay. Mayroon siyang bijoke machine, hindi para magingay, kundi para magamit niya sa kanyang pagpapahinga at muling pagpapalakas. Mayroon siyang telebisyon, hindi upang ipagmalaki, ang kundi upang may libang at makakuha ng bagong kaalaman at makatulong na muli niyang pagbalik sa pagtrabaho. Mayroon siyang damit, hindi para ipangporma, kundi dahil kailangan niya ito upang gawing presentable ang kanyang sarili sa trabaho at sa mga makasalamuha niya. Marapat na ipaalala sa sarili na ang mga gamit sa paligid at siya mang pinagpabahaginan ay hindi inipon para higit na palakihin lamang ang yaman.
Nariyan ang mga ito upang umayon sa mga layunin ng tao. Ang buhay ng tao ay isang pagsikap na ipakilala ang sarili. Na ipakilala ng tao ang kanyang sa paggawa, hindi ang yaman, yamang kagamitan na mayroon siya o wala ang humuhubog sa tao. Ang tunay na mayaman ay ang tao na ikilala ang sarili sa bunga ng kanyang paggawa. Hindi sa pantpantay na pagbabahagi ng kayamanan ang tunay na kayamanan na sa pagkilos ng tao sa namang binigay sa kanya ang kanyang ikayayaman. So meaning, kung gusto mong yumaman, huwag kang tamad. Kung gusto mong yumaman, maging masipag ka. No, huwag kang tatamad-tamad, huwag kang tutulog-tulog, huwag kang mag-inaya. No? Kung gusto mong yumaman, trabaho. Trabaho ng marangal. Hindi pantay pero patas. Prinsipyo ng lipunang pang-ekonomiya. Ito ang mga prinsipyong iniinugan ng lipunang pang-ekonomiya. Ang lipunang ito ay nagsikap na pangasiwaan ng mga yaman ng bayan ayon sa kaangkupan nito sa mga pangailangan ng tao. Patas, nakakatuwang malaman na ang mga pinagmulan ng salitang ekonomiya ay Griegong salita na oikos, bahay, at nomos, pamamahala. Ang ekonomiya ay tulad lamang din ng pamamahala sa bahay. Mayroong sapat na budget ang namamahay. Kailangan niya itong pagkasyahin sa lahat ng mga bayarin, kuryente, tubig, pagkain, panlinis ng bahay, at iba pa. Upang magkapamuhay ng mahusay ang mga tao sa buhay, maging buhay tao o humane, makatao, ang kanilang buhay sa bahay at upang maging tahanan ang bahay. Ang lipunang pang-ekonomiya sa mas malaking pagtingin ay ang mga pagkilos na magsiguro na ang bawat bahay ay maging tahanan. Ngayon, hindi maguluhin, no? Kasi kung halimbawa ang bahay malaki nga, puro away ng away, para sila mga kwago o mga owl, no? O mga aso na katira sa malaking bahay, kung sige away-away, bahala na bahay kubo, basta nakatira ay tao, nagmamahalan, no? Yun ang importante. So, pinapangunahan ito ng estado na nangunguna sa pangasiwa at patas na pagbabahagi ng yaman ng bayan. Lumilikha ito ng mga pagkaroon ng pamamuhunan sa bansa ang mga may kapital upang mabigyan ang mga mamayan ng puwang na maipamalas ang kanilang mga sarili sa paghahanap buhay. So yung mayayaman, may negosyo sila. So tayo naman na walang ano, no, wala tayong pera o kapital pang negosyo, magtatrabaho tayo sa kanila. So kung trabahante tayo nila, maging tapat tayo at masipag. Tapos mag-ipon tayo ng pera para someday yumaman din tayo.